Naisip mo na din po ba mag-quit sa YouTube? Ano po masabi nyo sa breakup ng parehong friend nyo na sina Baninay and Bon? Is there a time that you don't feel you belong sa mga ibang choice? Oh, what is up, Ghost Squad? I am back with another banner. So for this video, well, kung naalala ninyo, is nagtanong ako sa Instagram. Ayan, nagtanong ako sa Instagram kung ano ba yung mga katanungan ninyo para sa akin. Tapos, sasagutin ko yung para sa inyo sa isang form ng vlog. So ito na ngayon, yung vlog na yun. Game na, sasagutin ko yung mga tanong ninyo. So nakapili ako ng mga ilang katanungan na gusto ko sagutin para sa inyo. So ready na kayo? Ready na rin ako? Ready na tayo lahat? Simulan na lang to. Let's go. Okay, so yung unang katanungan dito is galing kay Juvie Ann. Ang sabi ni Juvie Ann is, saan mo ginastos ang unang sound mo sa YouTube? Okay, so bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa'yo na shoutout nga pala sa'yo, Juvie Ann. Maraming salamat sa pagsuporta mo sa akin. Pero kung tatanungin mo ako sa kung ginastos yung unang kong sound sa YouTube, well, ang ginawa ko nun sa pagkakaalala ko is, yung sound ko nun para nasa ano lang eh, yung first sound ko nasa 6,000, 7,000 pesos, ganun. Yung pinaka-pinaka unang-una kong sound sa YouTube. So ang alam ko nun na ginawa ko nun is parang nag-treat ako dito sa bahay. Siyempre, hindi naman ganun kalakihan no, yung sahod natin nun, di ba? So, yun, ang ginawa ko nga sa first sahod ko is, nag-treat ako dito sa bahay and, yun, pinakain ko rin dito sa lababa. Ayun lang, kasi yun pa lang yung kaya natin na i-treat sa kanila nun. Juvie, yan, sa tanong mo na, ito nga, saan ko ginastos ang una kong sahod sa YouTube is, well, ayun lang, tinunit ko lang dito sa bahay. So, question number 2. Sabi ni Ira Jean Loreja, sabi niya sa akin, nagsi-cellphone habang tumatae. Sino bang hindi? Sino bang hindi ni si cellphone habang nag-jebox, habang naglalabas ng galit, habang nagsasalabas ng sama ng loob sa loob ng banyo? Eh di ba, lahat naman tayo, pag nag-CR or nagpo-poop, I'm sure nagsi-cellphone tayo, lalo na ngayon, Facebook, nag-Instagram ka, Twitter, YouTube, di ba? Minsan nanonood ka pa Netflix kasi ang tagal mong mag-poops, ang tagal mong mag-jebox. So, ang tagal-tagal mo, so sobrang tagal mo, nakapag-isang movie ka na, na nakatambay ka lang sa CR. So, ayun, ako, yes, aminado ako, lagi ako nagsi-cellphone sa CR, lagi ako nagdadala ng cellphone. Pero alam nyo ba, ito yung secret ko dyan ha. Pag ako ay naglalabas ng dumi, magdumudumi ako, usually ang ginagawa ko sa cellphone is nag-games. Kasi mas nakakapag-concentrate ako, yun talaga yun. Kasi pag maingay ko, nanonood ako YouTube or nag-scroll ako, hindi ko kaya kasi nandidistract ako, nahihirapan talaga ako. So ang ginagawa ko, naglaro ako ng games. So ayun, Ira Jean Lorejas, yes. Nagdadala ako ng cellphone sa CR and pag dumudumi ako, nagsi-cellphone ako. So question number 3 tayo, let's go! Okay, so yung mga next questions natin is medyo mas malalalim at medyo mas personal, kumbaga. So, kung ready na kayo, simulan natin yung tanong natin. Ito yung unang katanungan na medyo mas malalim siya. Galing kay Bonaneng X. Sabi niya, naisip mo na din po ba mag-quit sa YouTube? So, tinanong niya ako, naisip mo na rin po ba mag-quit sa YouTube? Hindi ko naman naisip mag-quit, pero may time na nakaka-down talaga. Kasi, alam mo yun, hindi naman nakaka-down, pero nababurnout ka. May time na nababurnout ka kasi, syempre, repeat yung ginagawa mo. And yun yung lagi mong ginagawa. Minsan, nawawalan ka na naisip ng content, which is very true. Kaya, pag sinasabi ng mga tao, di ba na parang, nag-vlog ka, madali yan, ganito lang yan. YouTuber ka, ganito lang yan, madali lang naman yan, ganun. Gusto ko mag-vlog, gusto ko maging YouTuber kasi ganito lang yan, video ka lang, ganyan. Hindi po siya ganun. Yes, tama kayo. Nag-video ka, nag-edit ka. Pero pinakamahirap is, kailangan mag-isip ng content talaga. Yun talaga isa sa pinakamahirapan talaga isipin at gawin sa YouTube world. Tapos hindi lang yun. Siyempre, may time din na, kumbaga, nab-burnout ka kasi nga paulit-ulit yung ginagawa mo, yung ginagawa ko palagi. Pero, kung naisipan ko mag-quit, hindi ko naman naisipan mag-quit. Kasi mahal ko itong ginagawa ko. Mahal ko kayo. Hindi lang to work. Hindi to work. This is a passion kung ano yung ginagawa natin. Ayun, never gonna isipan mag-quit. Pero may times na parang gusto mo one week pa niya ka lang, iga ka lang, ganyan. Hindi mo muna mag-isip ng kahit ano. Minsan talaga umaabot ka sa point na ganun. Well, basically, hindi lang naman sa YouTube, diba? Sa lahat naman ng trabaho. Minsan, kaya nga tayo meron, kumbaga sa mga nag-work sa office, meron silang mga day off, ganun. Kasi nga, syempre, kailangan mo rin naman ng pahinga. Kailangan mo rin ng break sa ginagawa mo. Kasi pag yun at yun at yun at yun, talaga mauubos ka at mapapagod ka, ginagawa mong yun. Kaya, ako, never gonna isipan mag-quit. Just felt kind of burnout sometimes. Pero, you know, we have to keep going. We love what we do. Sabi nga, diba, if you love what you're doing, hindi na siya considered sa trabaho. Ano yung ginagawa mo? Kasi mahal mo yung ginagawa mo, diba? Pero, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo mahal yung ginagawa mo, yun ang nagtatrabaho ka. And that's not what we're doing kasi mahal lahat mong ginagawa natin. So, ayun, Bora na yung ex para sa'yo. Never ko pa naisipan mag-quit. Ito, galing kay Faith Jasmine _. Ito ah. Para maklaro lahat talaga. Sobrang parang maklaro ang lahat para sa inyo. There are times that you don't feel you belong sa mga ibang choice.
And honestly, never ko naman na Faith Jasmine underscore. Never ko naman yung naramdaman na hindi ako bilong. Kasi alam nyo, yung mga choy natin, kahit hindi mo yun makasama ng matagal, hindi mo makausap ng matagal. Pag nakasama mo sila, ganun pa rin naman sila towards sa'yo. Kumbaga, hindi sila mag-iiba. Kasi syempre, meron kayong bonding, meron kayong pagsasama. At yung pagsasama na yun is greater than kung gano'n man kayo katagal na hindi nakapagsama o ano, hindi kayo nakapausap palagi. Ganun naman, di ba? Hindi naman araw-araw kausap niyo yung tao. Hindi naman laging kausap niyo yung tao. Wala naman time na na-feel ko hindi ako bilong. Pero binibiro ko sila. Nung nakasama ko sila ng birthday ni Aga, sabi ko, hindi data ako welcome dito. Ginagano ko sila. So, siyempre, biro lang yun. Wala namang, ano yun. So, biruan lang. Kumbaga, katatawanan lang namin na, alam mo yun, kansawan lang. Pero other than that, wala namang iba. And yun, never ko naman na-feel na hindi ako bilong dito sa kanila. Ito, next. Bakit parang hindi na kayo close ni Agassi Ching? Okay. So, marami nang tatanong nito. Just to clear things up again, hindi po yun yung matter ngayon. Kumbaga, hindi siya ganun. Hindi po kami hindi close. Kumbaga, choice pa rin kami. Wala naman pinagkaiba yun. We're still choice, diba? Wala naman na, kumbaga, hindi kami napagsama, hindi kami napag-usap. Wala ka na, doon ka na, doon ka na. Hindi naman ganun. Hindi ko alam kung paano nyo naisip na parang hindi kami close. JM.Pascua. Siguro dahil hindi kami nagsasama, hindi kami nakita gano'n. Pero ayan, hindi naman ibig sabihin na hindi kami close. Hindi naman ganun yun. Kumbaga, gaya nga nasabi ko kanina, yung bond namin is greater than the time that we are not together. Diba? As a group. So, yun nga. Hindi naman porket hindi ka na nakasama, hindi ka na belong, hindi na kayo close. So, JM.Pascua, ayan ang kasagot sa tanong mo. Close pa rin kami. Huwag niyong assume na hindi. So, clear things up kasi alam niyo kaya ako rin naisipan tong vlog na to kasi ang dami na nagtatanong, ang dami nag-ano na may nagko-comment sa iba sa picture ko na bakit ganito, bakit ganyan. Para lang maklaro sa inyo lahat. Ayun. I hope this clears things up. Next question. Okay, so galing kay Lady Triskelion 923. Ito ang tanong niya sa atin. Ano po masabi niyo sa breakup ng parehong friend niyo na sina Baninay and Bon? Okay, so regarding their breakup, alam mo, it's their decision. Alam nila kung anong ginagawa nila. Alam nila kung anong gusto nila. Alam nila kung bakit nila ginawa yon. So, as a friend, wala tayong magagawa kung supportahan lang sila. Hindi naman natin sila pwedeng sabihin na, ganito mo na yan, balikan niyo kayo, ganyan. Ayusin niyo na yan. Hindi naman ganun yan kasi may sarili-sarili tayong decision. So, ano man yung decision nila, that is theirs, di ba? Hindi natin papakialaman yun. Kung ano man decision nila, supportahan naman sila kasi kaibiganan sila. And wala naman akong masasabing pangit kasi pareho silang kaibigan. And wala na akong gusto sabihin na anything kung hindi supportahan na lang natin sila. Alam ko lahat ng fans sa Guri, pero ayun, supportahan na natin sila. Alam naman nila kung anong ginagawa nila and let's just hope for the best. And ayun, yun lang yung masasabi ko doon. Next question. Okay, so galing kay Missa PHRDTE underscore. So sorry, hindi ko alam kung paano ako basahin yun. Pero ang tanong niya is, may balak ka na bang magpakasal? Ayan ang tanongan natin. Okay, so alam nyo, what we're focusing on now is to secure the future. Kung ano yung ginagawa namin is, work hard muna kami, nagsustrive kami, para ma-secure natin yung future. Para, alam nyo, yung paghihirap natin ngayon and yung pagtrabaho natin ngayon sa future is, kumbaga, magiging madali na lang. Siyempre, balang araw, may balak tayo magpakasal. Pero as of now, hindi pa natin yung naiisip kasi ang gusto muna natin is ayusin muna natin yung takbo natin, di ba? Kumbaga, ma-secure muna natin, maging stable pa tayo, maging stable tayo. And ayun ang gusto talaga natin mangyari. At yun naman yung ginagawa namin ni Bali. Yung sinastrive namin for. Kumbaga, kaya rin siya nag-work hard ng sobra. At ayun, kaya rin ako nag-work hard ng sobra. Kasi syempre, gusto natin ma-secure yung future. Pero, hindi natin din disregard yung tanong. Kasi syempre, balang araw, we want that. But as of now, let's focus on what we're doing. And let's focus on securing the future. Ayun. So, yun talaga yun. So, ayun sa tanong na yun. Galing sa'yo, Misa PHRDTE underscore. Ayan ang sagot sa tanong mo. Okay, so andito na tayo sa last and final question. Galing siya kay Flores Buenaventura Faulina. Ito ang kanyang katanungan. Ang sabi niya is, paano niyo po nalagpasan yung mga issue na nangyari po inyo? Pa-shoutout na din po. Okay, so paano namin nalagpasan yung issue na nangyari? Well, sobrang simple lang. Nalagpasan namin yun kasi we had a great support system. Kumbaga, andyan yung family namin, andyan yung parent ko, yung parents niya, yung supporters natin, nandyan kayo yung family namin. At andyan kayo, Ed Sheer fam, Sheer B fam, at syempre ang ating mga Ghost Squad, nandyan kayo. So, diba, kung hindi dahil sa inyo, syempre hindi namin malalampasan yun. Pero dahil sa inyo, nalampasan namin yun. At syempre sa family namin. Kumbaga, yun talaga yung biggest support system namin. Na, kumbaga, kung ano man yung nangyari, na-advise nila kami kung ano ba na, alam nyo yun, just let it be. Live your life, tuloy nyo lang. Alam mo yun, pasok dito, labas dito. Huwag nyo naintindihin na sobra. Diba, ganun lang. So, nalampasan namin yun dahil sa support system talaga na napaka-solid at
At ayun, basically, that's it. Flores Bonaventura Faulina, sana nasagot ko rin yung tanong mo. And nga mga Choy, if you did like this video, hit the like button. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button para ma-notify kayo pag mayroon akong bagong vlog. And please don't forget to follow me on all my social media accounts. Si Instagram, sa Twitter. Siyempre si Balden, subscribe kayo. Follow nyo siya sa Instagram, sa Twitter. Si Mama Michelle, subscribe din kayo. Like ko sasabi, if you believe in a dream turns into reality. I hope yung mga katanungan ninyo, nabigyan ko ng kasagutan. Keep palagi. On to the next one. Kapit lumapit ka sa akin.